Hey, magandang tanghali po sa inyo. Konting Monday morning updates lang po. Happy Monday, Happy New Week sa ating lahat. Bibilisan ko lang po ang aking pag-update. Ngayon po ay Civil Service Month. Ito po ay ayon sa Proclamation 1050, Series of 1997. At dahil Civil Service Month ngayon, magbibigay po ako ng update tungkol sa ating, siyempre, civil service dito sa Pasig. More regularizations to come. Nakausap ko na po ang HR department natin at magsisimula na tayo dun sa 15 years and above in service. So yung 20 years and above, more or less, tapos na natin to. Meron na lang limang na iwan na empleyado na 20 years o higit pa na hindi pa na-regularize. Lima na lang out of ilan hundred po yun. Kasi hindi po sila nakapagbigay ng requirements nung una. So, sasama namin sila. Tapos, yung 15 years and above, as of December 31, 2019 yan, na 15 years in service, mga contractual, job order, 646 in total po yan. 646 employees. Expect nyo ma-regularize na kayo. Hopefully, magawa natin by this year. Pero ang pinaka-late naman yan na early next year. Pero yung proseso mismo, nagsisimula na po. So, ayan po, update para sa ating civil service. Ang pangarap natin para sa Pasig, isang civil service, isang birokrasya, isang lokal na pamahalaan na una, insulated sa politics. Pangalawa, meritocracy na tunay, authentic meritocracy. Kung sino yung pinakamagagaling, pinakakwalipikado, yan po yung napopromote, yan po yung nabibigyan ng pagkakataon. Pag ganun po tayo, ibig sabihin talagang magiging mas maganda pa ang serbisyo ng ating pamahalaan sa atin. Mas matutulungan po ang mga mamamayan. Hindi po madaling proseso yan. Medyo mahaba-habang proseso po ito. Matagal pong proseso ang gagawin natin. Pero basta tungo tayo sa tamang direksyon. At nakita naman natin na nasa tamang direksyon tayo. At siguro sa isang taon, umigit kumulang isang taon pa lang naman tayo dito sa ating administrasyon sa Pasig. Pero ang layo na nang narating natin pagdating sa pagre-reforma ng ating human resources o ng ating HR. So, yung mga healthcare professionals naman po natin, nasa topic pa rin po ako ng civil service, ito po ay tuloy-tuloy yung proseso natin, no? Sa pagre-reforma ng HR, pag-aayos ng ating sistema. Yung sanggunian natin, nag-create ng 1,500 new plantilla positions na regular. Ibig po sabihin, yung mga casual, yung mga job order, at yung mga matatagal ng medyo mababa yung posisyon, mabibigyan natin ngayon ng pagkakataon. So, yung mga vacant na mababa, yan po yung mga posisyon na i-abolish para po tumaas ng konti. Kasi yung iba nagtatanong, ba't yung mga nurse 1, di pa gawin nurse 2, etc., etc. Yung detalye po niyan, kung ikaw po ay isang healthcare professional, meron po akong video na ini-upload. Yung huling post ko po, bago ito, ito po, Facebook note, nandun po yung link ng YouTube video para po, medyo mahaba, 9 minutes po yung explanation ko nun. Bakit hindi tayo makapagbigay ng salary increase sa ngayon? Ano yung ginagawa natin? Ano yung mga hakbang na ginagawa natin para sa healthcare HR? Actually, para po sa ibang empleyado natin, kahit hindi healthcare, pwede nyo rin pong panoorin yun. Although para sa healthcare professionals po talaga siya naka-address, ano, specific to their concerns, yung sinasabi ko doon. Pero yung mga discussion ko po doon tungkol sa mas mababang PS cap or personal services cap or ceiling for next year, kasama rin po yun. So pwede nyong tingnan kung gusto nyo. Pero kung hindi po kayo empleyado, hindi po para sa inyo yung video na yon. Odo pwede naman na panoorin. Pero hindi ko sa YouTube, di ko na nga ginawang public yung video para kung sino lang yung ano, pasa-pasa na lang sa mga healthcare professionals and maybe our other employees as well. Susunod po, ito hindi update kundi parang recap mula dun sa nangyari nung Biyernes, nung nakaraang Biyernes.
Dumating po dito yung Coordinated Operations to Defeat Epidemic Team, yung code team ng ating national na pamahalaan, kasama po or sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Nandito po sila. So, nagbigay tayo ng update sa kanila. Sila rin po nagbigay ng update sa atin. Nagbigay sila ng tulong sa atin, mga face mask, mga PPE. Meron pa pong dalawang ventilator po yata yun na binigay nila sa lokal na pamahalaan ng Pasig. Makakatulong po sa atin sa laban natin kontra COVID-19. Napaka-importante na magandang komunikasyon mula sa national level hanggang sa barangay level. At yan po ang naging layunin natin sa code team visit. Yan po, ang code team, inubuo rin po yan ng IATF sa National Transport, National Task Force. Tapos inilunsad din po natin yung Barangay Disiplina Brigades, BDP. Yan, okay? So, yan ho. At during the code team visit, inanunsyo po ni Secretary Dizon na okay na at meron ng license to operate ang ating PCR testing sa Pasig City Molecular Lab. So makikita po natin na talagang iiksi ang timeline natin pagdating sa test. Ibig sabihin, bibilis yung pagte-test natin, bibilis yung paglabas ng resulta dahil hindi tayo, ika nga nila, at the mercy of another group or another government agency or private lab. Tayo na po mismo yung magpoproseso ng mga PCR tests natin. Hindi lahat, pero at least bibilis po yung sistema. Bibilis po yung proseso, ibig ko sabihin. Sa market naman po natin, sa ating palengke, baka hindi pa alam ng iba, pag Sunday, bukas po tayo. Bukas po tayo tuwing Sunday. Monday na po yung cleanup day kung saan sarado yung palengke. Pag yung mga outsiders, yung mga hindi taga-Pasig, pinapayagan na rin natin silang pumunta at bumisita at mamili sa ating palengke tuwing hapon, 12 noon to 8 p.m. Dahil napansin natin, konting-konti lang naman ang tao sa palengke pag 12 noon to 8 p.m. Kaya binubuksan na po natin siya to non-Pasig residents. Pag Wednesday naman, medyo matumal din sa palengke, binubuksan na rin natin siya. So, ang non-Pasig residents pwede pong bumisita sa ating Pasig Mega Market Wednesdays, whole day po, or any other day, bale Tuesday to Sunday, basta 12 noon to 8 p.m. lang po. Para lumakas din konti ang benta ng ating mga market vendors. Sa larangan naman ng edukasyon, by the way, National Teachers Month po pala ngayon. Maraming salamat sa ating mga guro ng ating mga pampublikong paaralan na walang tigil sa pagbubuo ng ating mga modules para sa ating mga mag-aaral. Nakita ko po kanina yung ibang output nila. May mga videos. Actually, nasa 1,000 video na yung nagawa ng mga teachers natin dito sa DepEd Pasig. Ang galing ho, kamiting ko rin kanina sina Ma'am Evelu at maganda po yung mga updates natin. Yung tablets, parating na ho, September 30, estimated 60% madideliver na. At sa susunod na araw, October 1, simula na po sa schools ang distribution ng mga tablet na yon. sa PLP naman, ganun din. Yung laptops ng mga teachers sa PLP, ayan po, una na siyang dumating, inaantay na lang natin yung tablets naman para sa mga college students ng pamantasang lungsod ng Pasig. Okay, mabilis na mabilis na updates ng huyan, yung sa Tapat, ongoing pa po, yung sa scholarship naman natin, Pasig City Scholarship Office, inaayos po natin yung sa website. Hindi kinaya nung unang unang server na ginamit natin. So, ina-upgrade po sa kasalukuyan. Hopefully, okay na yan by today. So, pasensya na po dun sa nangyari. And then, ano pa huwi mga katanungan ninyo? Bago po. Ngayon kasi meron akong meeting sa ating mga ibang bagong healthcare professionals.
mga bagong doktor natin na emergency hire din para sa ating COVID referral facility. Okay? Ano yung tanong? Ba din naman? Yung sa second tranche, hindi ko pa rin po masasagot yan. DSWD po yan. At dinerecho na nila. Hindi na po dumaan sa amin yung pondo niyan. But we always follow up. Tinitingnan natin. Okay? Sige, bago po ako pumunta sa tanghalan. Alright, thank you po. Thank you sa mga words of encouragement. God bless din po sa inyo. Salamat din po sa inyo. Iniisip ko pa po ano pa yung mga updates na kailangan ko ibigay. Pero yun naman yung main. Ano, yung mga iba, pwede nyo naman na tingnan sa ating Public Information Office page. Alright. Kung may concern po sa hazard pay yung ibang empleyado natin, makipag-ugnayan po tayo sa HR ng opisina ninyo o sa HR na mismo. Ipasok nyo na lang sa Dropbox. Dinitingnan naman nila ng maigi yun. Okay. So, yan lang po muna. Mabilis na update lang dahil papunta na rin ako sa meeting ko kasama ang ibang mga bago nating healthcare professionals para makilala ko rin po sila. Ayan po. Yung mga ID ng senior PWD, yan, naayos na po siya sa ngayon kasi sinusubukan nating habulin na may QR code siya. Kaya po hindi natin siya nirelease nung nakaraan. Yung QR code, yan din po yung gagamitin natin for contact tracing. Yung app po natin para sa contact tracing, pati yung patient management system natin, patapos na yung migration ng datos. So, sabi by today, tapos na yung data migration. So, by tomorrow, final testing na po yun. At maro-roll out na natin siya. Pwede na kayong mag-register dun sa app natin. Starting siguro late this week, pwede na ho. Tapos, soft implementation lang muna tayo. Tapos, pag nakita natin na maayos yung sistema, tsaka natin siya gagawin requirement sa lahat ng mga establisemento at para sa lahat ng mamamayan ng Pasig. So, kailangan gumamit po tayo ng mga teknolohiya na available sa atin para paigtingin pa ang mga effort natin sa laban natin contra COVID-19. Always stay safe po. Mag-ingat po tayo parati, mga health protocol. Hindi ko na po babangkitin ang lahat ngayon, pero huwag natin kalimutan. Alam na naman natin yon at this point. Alam na natin na kailangan natin magsuot ng mask, yung face shield, pati sa pampublikong transportasyon. Kailangan po yan. Yan po. Ingat, take care, stay safe. God bless po. Sa lungsod, yan po, nahulog pa.